Amen.
ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. We are in the 19th Sunday of the ordinary time. Lahat tayo ay nakakanda na mahabang buhay. Kaya, lahat ng paraan ay ginagawa natin. Regular exercise, diet, regular check-up, vitamins, etc. Sa ating mga pagbasa ngayon dito, ipapito ang ibinigay ni Jesus ang isang balang kaluhay sa pagkain kanya nila. Sa madaling sabi, ang ibinigay ni Jesus ay hindi kitimil na pagkain, kundi ang mismo ng kanyang sarili at ang kanyang mapalagligtas ng pagmamahal. Sinasabi ko sa inyo, ang nangyayari sa akin ay may buhay na wala hanggan. Ako ang pagkain na bibigay buhay. Kapatid, si Jesus ang pagkain na nagbibigay buhay. Saan natin matatanggap ang pagkain nito? Sa Palaga Eucharistia. Mapalaga ang tablado ng banal na misa. Dahil dito natin mapagkuha at matanggap ang pagkain na bibigay buhay. Mapalaga the Eucharist nourishes. Ang katawan na dugo ni Jesus ang pagkain ng ipong sangkayanan. Ito ang kanilang lakas at katatagan sa buhay. Hindi lamang ito, ang Eucharistia ang laging nagpapakalala sa sangkayanan na may pagsingin tayo kailangan kaysa sa mga pagkain at bagay na tinatamasan natin sa mundo ito. Pagkakaroon naman, the Eucharist challenges. Ang Eucharistia nagbibigay ng isang tao, be generous and be responsible. Ang katawan at dugo ni Jesus ay buong puso niya ibibigay at iaalay sa krus para sa iba. Ganoon din ang hamon niya sa atin. Mga kapatid, sa pagtanggap natin ng banal na kaunawaan, kinakapag tayo ng pagkakataon na isabukay ang diwa ng Eucharistia. Ibig sabihin, we are called to be Eucharist doers. That we must be willing to be broken, to be wounded, and to suffer, and even that for others. Maraming mga baguha ang nasasabuhay ng diwa ng Eucharistia. Maraming mga halos mag-obis ng ito sa inyo sa araw sa transaction site o pagkakataon lamang ang anak. Minsan, may isang anak na nagbabit sa kanyang mama na tatatakao bilang sa pilyo sa isang pinatayong building. Nagkita ng anak ang mga kamay nito, sugat na sugat, lutas na lutas, dahil sa matama ng sinto at sa pag-awa
Mamuka, sinabi-nabi na para, Tatay, nakasira-sira na po ang inyong pagkabali dati sa akin. Sumagot na lamang, anak, hindi tayo na ako ang masira, basta magdala kita buko. Mga kapatid, sa araw-araw, nalang magulang ang kumakaya, masira, kumakaya ng sakripisyo para sa anak. Anak, hindi pa rin, hindi ako kumain, basta magdala kita gusto. Hindi pa rin ako ang masira, basta magdala nito buko. Mga kapatid, ito ang ibadat ng Kristiyan. Let's look at Jesus of the cross. He is telling us the same thing. Hindi pa rin ako na sira, basta magdala kita buko. Ang sinuman tumatanggap kay Kristo ay may mission na magbibigay buhay din sa kapwa. Ang Kristiya ay magbibigay buhay. Magiging instrumento tayo ni Kristo para magbibigay buhay lalo-lalo sa panahon ngayon. Si Kristo ang nagbibigay buhay. Kung tayo ay susunod kay Kristo, magkakaroon ng direction ang ating buhay. Akala natin, pag may magkakaroon din pagsuko ng ating buhay, wala na talaga ang ating buhay. Tandaan natin kung ang Kristo, siya ay pumarap sa maraming pagsuko ng kanyang buhay. Inagapiya at nagwag si Kristo dahil may buhay ang sinumang sumunod sa kalooban ng Ama. Mga kapatid, ang kanyang Kristiya ang nagbibigay buhay sa atin para patuloy tayo sa ating paglalagay tungkol sa kaharian ng Diyos. Tandaan natin, pag tayo ay tumanggap ng tinapay ng buhay, tayo ay mission magbigay ng buhay para sa iba. Living of what we celebrate. Living a proper prayer. Laging ihanda ang sarili upang kaming para ang iba ay magkaroon ng buhay. Dilay ay press buhay. Laging ihanda ang sarili upang pisahin at bigayin para ihanda at the best and the fullest to others. Ito po talaga sa ating challenge. Tapos din. Okay. Wala pa, hindi matapos kami. Simula pa lang. Ah, ganun? Oo. Sumasang talaga.